Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Alamin ang lagay ng panahon na mula sa pinagkakatiwala ang tagapaghatid. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa weather update. Disclaimer, video courtesy and credits to the respective owner. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan nga, may minamonitor tayong low pressure area dito sa may labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At huli nga natin siyang namataan kaninang alas 3 ng hapon na nasa layong 640 kilometers southeast ng Davao City. Itong low pressure area na ito ay nananatiling mababa ang tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 hours. Pero sa kasalukuyan, may tsansa pa rin itong low pressure area na pumasok ng ating Area of Responsibility dahil yung kanyang dito siya sa may 4.7 north at malapit sa ating boundary ng power line. Bagamat kung magiging bagyo man itong bagyo or magiging bagyo man itong low pressure area or kung papasok man siya ng ating Area of Responsibility, ingat pa rin dahil magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan, particularly dito sa may Visayas and sa may Mindanao. At dahil nga sa trough ng low pressure area na to, nakikita nga natin na magiging maulan na may mga kasamang thunderstorm dito sa may Visayas, sa may Mindanao, dito rin sa may bandang Albay, Sorsogon, Catanduanes at Masbate. Kaya ingat sa ating mga kababayan na nasa area na yan sa mga pagguho ng lupa at posibleng flash flood. At itong northeast monsoon naman o ating hangin amihan ang nakakaapekto dito sa may Luzon area. At dahil nga dito sa northeast monsoon, inaasahan natin dito sa may Cagayan Valley, sa may Cordillera Administrative Region, dito sa may Aurora, sa may Quezon, dito sa malaking bahagi ng Mimaropa, particularly dito sa may Marinduque, sa may Romblon, Oriental at Occidental Mindoro, inaasahan nga po natin yung maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dahil nga sa northeast monsoon. At para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan natin yung mas magandang panahon, partly cloudy to cloudy skies na may mga mahihinang pag-ulan naman po para dito. Ito naman, pinapakita natin to dahil nga nung mga nakalipas na araw, naging tuloy-tuloy na nga yung pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at sa Mindanao. So, ito yung for 5 days, yung total rainfall at yung top 5 na may matataas na mga pag-ulan. Particularly dito sa may Visayas, ang number 1 is dito sa may Borongan City, followed by Gian, Eastern Samar, Catarman, Northern Samar, sa may Tacloban at Catbalogan City. So, itong mga areas na to, pinag-iingat natin yung ating mga kababayan dyan dahil maaaring malambot na nga yung lupa dahil sa mga tuloy-tuloy na pag-ulan at napakatataas nga ng mga rainfall ng mga nakalipas na araw. At dito naman sa Mindanao, yung number 1 po natin for the past 5 days na may pinakamataas na mga pag-ulan dito sa may Surigao City, dito sa may Hinatuan, Surigao del Norte, Butuan City, Lagindingan at sa may Cotabato City. Kaya yung ating mga kababayan dyan, ingat pa rin. So, maging updated din tayo sa mga nilalabas na update na ating mga regional services division dito sa may Visayas. Ito yung kanilang Facebook page kung saan pwede tayong lagi makipag-update. Dito, pagasa.visayas.prsd at sa Mindanao Regional Services Division naman, dito pwede tayong mag-join sa kanilang group sa mindanao.prsd. Pwede natin siyang i-search gamit ang Facebook. At ayun nga po, gaya na nabanggit natin kanina, naging tuloy-tuloy yung mga pag-ulan sa may Visayas at sa Mindanao at inaasahan nga natin for tomorrow, uulanin pa rin tayo dito sa may Visayas at sa Mindanao. Yung mga ulan na yan, may kasamang mga thunderstorm. Agwat ang temperatura para sa Tacloban, maglalaro from 24 to 28 degrees Celsius sa may Tacloban at Cebu. Dito naman sa Iloilo, from 24 to 29 degrees Celsius at sa Davao, from 23 to 30 degrees Celsius. Dito naman, nakikita natin sa may malaking bahagi ng Luzon, particularly sa silangang bahagi ng Luzon, dito sa may Cagayan Valley, sa may Cordillera Administrative Region, sa may bandang Aurora, Quezon, at malaking bahagi nga ng Mimaropa, maliban na lang sa may Palawan, ay magiging maulan din dyan, dala nga ng ating hanging amihan o northeast monsoon. Samantalang dito, sa may bandang Bicol Region at sa may bandang Palawan, inaasahan natin yung mga ulan dyan ay maaaring may dalang mga thunderstorm. Bunsod nga yan ng trough ng low pressure area na ating binabantayan. At sa Metro Manila,
at nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan natin yung mas magandang panahon maliban na nga lang sa mga mahihinang pag-ulan. At dahil nga sa malakas na amihan, meron tayong nakataas na gale warning dito sa mga area na to, sa may eastern coast ng Cagayan, Isabela, Aurora, northern Quezon kabilang ng eastern coast ng Polillo Island, Camarines Norte, northern coast ng Camarines Sur, northern at eastern coast ng Catanduanes, sa may eastern coast ng Albay, eastern coast ng Sorsogon, eastern Samar, northern Samar, eastern coast ng Southern Leyte, sa may Dinagat Island at sa may eastern coast ng Surigao del Norte, kabilang na ang Siargao at Bukas Grande Islands. Ito naman yung 3-day weather outlook ng mga piling syudad. Dito yan from Tuesday to Thursday. So inaasahan natin for January 11, dito sa Metro Manila, magpapatuloy yung magandang panahon. Partly cloudy to cloudy skies na may mga mahihinang pag-ulan. Pero pagdating ng Wednesday and Thursday, dito sa Metro Manila, yung mga isolated rain showers or thunderstorm, tumataas na or ayun na po yung maaari nating maranasan. Samantalang dito sa Baguio, from Tuesday to Wednesday, magpapatuloy nga din yung magandang panahon maliban sa mahihinang pag-ulan. Pero pagdating ng Thursday, yung mga pag-ulan natin dito sa may bandang Baguio, may chance na may mga kasama ng isolated thunderstorm. Para naman dito sa Legazpi, sa Metro Cebu at Metro Davao, inaasahan natin sa next 3 days yung maaaring LPA mismo or yung kanyang trough ay ito yung magpapaulan dito sa areas ng Legazpi, Metro Cebu at Metro Davao. Kaya yung ating mga kababayan, nakikita nga natin, lalo na sa mga nakatira sa may Visayas at Mindanao, maaaring nga magtuloy-tuloy yung mga pag-ulan natin dyan. Kaya doble ingat, lagi tayong makikinig sa ating mga DRR officers at laging maging updated sa updates ng PAGASA. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila, maglalaro from 22 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio naman ay 13 to 24 degrees Celsius. Sa Legazpi City, from 24 to 31 degrees Celsius at sa Metro Cebu ay maglalaro from 24 to 29 degrees Celsius. Sa Metro Davao naman ay 24 to 31 degrees Celsius. Ang araw ay lulubog mamayang 5:43 ng hapon at sisikat bukas ng 6:24 a.m.